Hello friends, welcome to my YouTube channel, Attorney E, Immigration Lawyer. Ayan po, hindi ko po kayo nakalimutan. I was gone for a few weeks because nag-time off po kami mag-asawa. We took a vacation, we took a break, and nagpunta po kami sa Europe. Nag-cruise kami. It was a very beautiful trip. Grabe po. We took the Mediterranean cruise from Barcelona, so we flew from Denver to Barcelona, and then from Barcelona, nagpunta kami sa France, sa Marseille, France, sa Italy. Oh my God, grabe, ang gaganda. And then we went to Portofino. Yan. So, isishare ko po sa inyo yung mga pinuntahan namin in another episode. Ngayon po ay gusto kong bumawi sa inyo sapagkat matagal po akong nawala and I just want to tell you na hindi ko po kayo nakalimutan. Okay? And I will do this program tong YouTube channel po namin will go on and on and on because para po ito dun sa mga nakikinig na nangangailangan po ng information. Dun sa mga matatalino at mga alam na nila ang kanilang gagawin, this is not for you. Pero po dun sa mga talagang nangangailangan ng information, ito po ay para sa inyo. And I'll do it for you for as long as I can. Okay? Isa pa pong magandang nangyari sa Spain, sa Barcelona, and I'm gonna share this with you, is finally, I'm going to have my first solo art exhibition. May date na po kami, October 5 to 26. At ito po ay, it will be hosted by our Philippine government sa Barcelona. So napaka-excited po. Ito po ang aking first solo art exhibition. And dadalin po namin ang mga sculptures na ginawa ko for the past 2 years and we're gonna show it to the world. Ayan. Okay? Ngayon ay babawi ako. Gusto ko talagang bumawi kasi marami na po mga emails, marami na mga comments, mga nagtatanong tungkol sa immigration law. So gusto po natin sagutin. Ano? Ang intention po natin ay makatulong. Of course, ito pong mga pag-uusapan natin, itong mga komento ko, mga opinion ko, hindi ito substitute sa actual na consultation with your immigration lawyer. So, ito po ay mga payo ko pero hindi ito substitute, okay? So, you still have to speak with your immigration lawyer. Yun lang po ang babala ko, alright? Okay, so ilan pong mga comments and emails ang sasagutin ko? And then yung gusto ko rin sana pag-usapan yung authentication kasi marami nag-i-email sa akin, attorney, paano ba magpa-apostille? Alam nyo, gusto ko sana yung sagutin kung aabot tayo today. Okay, kung hindi man po, it's okay. Magkakaroon tayo ng another episode for that. Alright, so isusuot ko muna ang aking magic na salamin at para mabasa po itong mga emails ninyo. Ito galing kay Ma'am Camille. Hello, Ma'am. Good day. Mag-inquire po sana ako. I'm living now in California and planning to sponsor my sibling in the Philippines. I've watched your video, but as of now, I'm not yet a U.S. citizen. But we are already processing. So this is my question. What if my husband will petition my brother? Is that possible? He's working at U.S. military. Okay, thank you for your email, Camille. Okay, so ito pong tanong ninyo ay gusto nyong kunin ang inyong kapatid, ang inyong sibling. Pero hindi ka pa U.S. citizen, so permanent resident ka pa lang, pero in the process ka. So ang unang tanong, pwede bang ang permanent resident ang mag-sponsor ng family petition para sa sibling? Ang sagot po ay hindi. So part pa ng eligibility ng petitioner ay dapat siya ay U.S. citizen. Okay? Paano naman po itong husband ko? So parang brother-in-law. So hindi po siya uubra. Okay? So dapat ang petitioner po ay kapatid at dapat po ito ay U.S. citizen. So since nasa proseso na po kayo ng U.S. citizenship, ay dapat po ay tapusin nyo na po ang inyong proseso. Right now po napakabilis mag-file ng naturalization. In fact, in 2 to 3 months, alam nyo, natatapos yung proseso, ano, napakabilis. So, ang suggestion ko po sa inyo ay mag-file po kayo
at tapusin ang citizenship process and then saka po ninyo i-sponsor ang yung kapatid. Okay? All right. So, I hope nasagot ko po ang tanong niyo. Okay. Next question po tayo. Gusto ko po yung mga fiancé visa question kasi gusto ko yung mga in love. Okay. Ang sabi niya dito, si Fe. Ayan, si Fe. Hi, hello, good PM po, Atty E. Kamusta po kayo? I just subscribed to your channel. Thank you po. Doon sa mga hindi pa nagsusubscribe, please do. Kung interested po kayo sa buhay Amerika at sa proseso ng US immigration, please subscribe po and share this to your friends at marami po tayong mga information na binibigay sa inyo. I-move ko lang kasi nasisilaw ako dun sa reflection. Ayan. Okay. Okay, so ito po. Atty E, kamusta po kayo? Just subscribe. I know it's 2 years ago na yung blog mo and hoping mabasa mo ito. Ang tanong ko po, mag 2 years na kami ng karelasyon ko. Magto 2 years pa lang kami by June of 2023. Uy, congratulations ha. Sa panahon po ngayon, pag naka 2 years kayo ay maganda po yon. Pero nag-meet na kami dito for the first time last December of 2022. So pwede na ba kami mag-apply for K-1? Maraming salamat po. Okay, so let me answer your question. Okay, so last December 22, nagkita na po kayo. Pasok na po kayo dun sa requirement na dapat po ay nagkita kayo within the last 2 years. Okay, so kung nagkita na kayo last December, pwede na po dun sa requirement na yon. May mga iba pa pong requirements ang fiancé visa. Of course, dapat pareho kayong free or dapat pareho kayong legally free to marry each other. So tanungin, make sure ano, dapat pasok kayo sa qualification na yon. Pareho po kayo. And then, nakita kayo within the last 2 years and then may mga paruweba po kayo ng inyong relationship, na inyong long distance relationship, such as yung mga pagsusulatan nyo, yung mga pagchat-chat nyo, yung mga regalong binibigay nyo, mga cards and everything. And of course, yung proof na nakita po kayo last December of 2022, ay po pwede na po kayong sponsor. At dapat po ay wala pong hindi kayo eligible kayo na hindi kayo nag-commit ng any serious crime. So, yan po ang mga requirements. So, go na po and kausapin na ninyo ang yung fiancé. At sabihin nyo ay i-file na ang inyong sponsorship. Okay? Pwede na po yan. Alright. Ito naman po ay susunod natin. Ito po kay Mom, from Mommy Sherry. Ito medyo complicated yung question niya. Sabi niya, hello po attorney, mag-ask lang po sana ako about sa case po ng asawa ko. Nung pinetition po siya kasi ay single pa siya, pero noong na-approve na po ay married na po siya. So yan po ay isang complication. Okay, so depende po ito. Sabi niya, valid pa din po ba ito and would it affect? And kung valid po ay ano po ang gagawin namin? Sana po ay matulungan ninyo kami. Makipag-usap po kayo sa isang immigration lawyer. Ano? Ang mangyayari po dito, because nagkaroon ng asawa, mag-change ang kanyang category. So it depends po kung ano ang kanyang category. So say ang kanyang petitioner ay permanent resident pa lamang. Okay? At nag-asawa ka, pero ang petitioner mo ay permanent resident, that will kick you out of the spot of the petition. Okay? Pero kung ang petitioner mo ay US citizen naman, ay mag-change po ang category niyo. Meaning, hindi na po, magbabago po. So kung visa available ngayon, para dun sa mga over age and single, ay hindi na po mag-a-apply ito dahil nag-asawa na po kayo. Okay? Of course, hindi ko naman po kayo bibigyan ng payo na magsinungaling kayo sa US Embassy. Alright? Ang payo ko po sa inyo ay makipag-usap po kayo sa isang immigration lawyer upang
upang mabigyan po kayo ng payo sa mga options po ninyo. Okay? All right. Ito po, susunod naman. Hello, attorney. Matagal ko nang gustong mag-H2B. Ayan. Ito po yung temporary non-agricultural workers. Ito yung mga nagtatrabaho po sa hotel, yung mga peak season. Ayan. Sabi ni Michael, hello, attorney. Matagal ko nang maggustong mag-H2B visa. Kaso po, di ko alam kung paano po ako mag-start. Mayroon po akong friend na nasa US ngayon. Mga H2B na sila. Could you make some videos about when and how to start? Actually, I can make a video. And I think I made this na in the past. Yung sa proseso ng H2B. May video din po tayo para dun sa mga dapat niyong alamin before you pay or you do anything kasi marami pong mga manluloko. At may mga fees po na hindi po dapat bayaran ng mga H2B workers. Okay, so ito ang payo ko sa iyo. Kasi sabi mo, you mentioned na yung friend mo ay nasa US na may H2B visa. Siguro kung ako sa iyo, ang una kong tatanungin ay yung kaibigan ko na nandun na sa US. Kasi nakarating na siya. Ano ba yung experience niya? Maganda ba yung experience niya? Sino ba ang kanyang recruiter? Sino ba ang kanyang agency? Okay? Kasi po ang H2B visa ay ini-initiate po ito ng employer. So kailangan mo ng employer na dadaan sa Department of Labor tsaka sa immigration. Makipag-usap po kayo sa matino at lisensyadong agency sa Philippines. Usually po ang nangyayari, yung mga employer dito sa US ay meron po silang partner agency sa Philippines. Yun nga lang po ay mag-ingat kayo. Kasi marami pong scammers na papangakuan kayo ng buwan at bituin at ng buong mundo pagdating sa US. Pangangakuan kayo na magiging milyonaryo kayo sa Amerika. Hindi po yun totoo. Kasi po ang H2B visa ay para for temporary workers po ito. Ito po ay seasonal, meaning may simula at merong ending. And at the end, you have to go back to the Philippines or you have to get another type of visa. Okay? So, hindi po siya permanent, hindi siya nagbibigay ng green card, at hindi po kayo susweldohan ng napakalaki to work in the US as an H2B worker. Okay? Meron po tayong isang video, panoorin po ninyo yung mga dapat ninyong alamin, yung mga H2B workers. So, ang payo ko sa'yo is start with your friend. Alamin mo yung pagkausapin mo yung kaibigan mo kung paano siya nakapunta sa US, sino ba yung recruiter niya, sino ba yung agency yung ginamit niya, and find out ano ba ang kanyang naging experience. Okay? Maganda ba ang kanyang naging experience with this recruiter? Okay. Doon po ako magsisimula. Unfortunately po, hindi po ako naghahanap ng agency or nagre-recommend ng recruiter for you. Alright po? Okay. Ito po isang question naman po from RJ. My mom was not able to get a re-entry permit before she went to the Philippines. Can she apply for re-entry? I'm planning to let her fly back to the US this year before her green card expires next year. Okay, ang re-entry ay ginagamit siya. I'm sorry, ang re-entry ay fina-file while you're still here in the United States. No? Fina-file mo siya kasi magkakaroon ka ng extended period of time outside of the US. So before you leave, dun mo siya fina-file. So dun sa question mo na parang si mami ay nasa Philippines, ay pabalikin mo siya sa US, that's okay, pabalikin mo na siya. And pero ang sabi mo dito, yung green card niya is mag-expire. So, if I were your mom, ayusin ko muna yung extension ng green card ko. Either mag-renew ako. Kung magre-renew siya ng green card, then kakailanganin niya ng re-entry. Eto, may suggestion ako. Bakit hindi na lang mag-file ng US citizenship kung eligible naman? Para hindi na nagpa-file ng re-entry. Kasi pag US citizen na, ay pwede nang magstay sa Philippines ng more than 6 months, di ba? Of course, hindi po ako tax expert. So yung mga tax aspect niyan ay makipag-usap po kayo sa isang accountant. Okay? Pero regarding immigration, kung magre-renew o mag-US citizenship,
ay dapat po makipag-usap kayo sa immigration lawyer para po malaman ninyo ang tamang option, ang the best option for you. Okay, so kung babalik siya, magpa-file siya ng re-entry, pwede, pero bear in mind na yung green card niya ay mag-expire. So dapat niyang ayusin muna ito, either mag-renew siya or mag-file siya ng US citizenship. Kung maging US citizen na siya, ay hindi niya na kailangan ng re-entry. Okay? Ang re-entry, kailangan lamang siya ng permanent resident kung mag-extend siya outside of the United States. Okay? Alright, from Dobelo, good AM, ma'am. Nagpa-process po ba kayo ng EB3 unskilled worker? Opo, nagpa-process po kami. Meron po tayong isang video on this kung paano dapat po ay meron kayo, employer. At ang proseso po ay ini-initiate ng inyong employer. Okay? Kung gusto pong mag-consult with me, mag-email lamang po eb@eboardlaw.com or mag-text 713-315-7793. Okay. All right. Yung tungkol po sa apostille, we're gonna talk about that in another episode. Meron pa pong isa yung sponsorship naman ng US citizen. Pwede bang mag-sponsor ang isang US citizen sa stepbrother? Okay. Next episode po natin. All right. And eto po, gusto kong sagutin. Ito po ay email or message ni Skara. Skara, Attorney E, we've been watching your videos. Thank you. Thank you for the enlightenment. Salamat po. As for the online same-sex marriage, can we ask a couple of questions? Sabi niya, I'm currently on the process of EB3 visa. So ito yung employment sponsorship. Ito green card po ito. Hindi pa siya green card holder. I'm on the stage wherein I have to submit civil documents. So nasa NVC pa yung proseso. However, a few months ago, yung partner niya, they're planning to have an online marriage. Okay, number one, what are the things that I could expect or what are the changes it could bring to my application? Okay, so ang EB3 process is an employment-based petition. Kung nag-asawa po kayo, hindi naman po makaka-apekto ang pag-asawa nyo dun sa EB3 process nyo. So kung if you're asking kung negatively may impact ba yung EB3, hindi. Kasi ang sponsorship naman, it's based on your employment sa US naman. So magkaiba po siya. So in other words, kung mag-aasawa ka, it wouldn't affect. Hindi katulad ng family petition na may mga category, tapos pag nag-aasawa ka, biglang mag-change yung category mo or makikick out ka sa isang category and then hindi ka na eligible. Alright, so ang question niya, kung together na sila for a couple of months before, would that pose a threat to immigration? I'm not so sure what you're asking. Siguro kung sinasabi mo na baka hindi niyo mapatunayan kung valid ba yung marriage niyo, hindi. Diba yung virtual marriage, meron siyang mga requirements para ma-recognize siya as valid sa immigration. Meron po tayong isang video on that. Okay, so parang siguro ito bang marriage na ito ay para sa immigration lang? Parang ganun ba ang gusto mong sabihin? Considering consummation, it does not matter naman po if how many months pa lang kami. So we're talking about the virtual marriage. Diba yung sinasabi kong dapat may consummation? Actually, you have to show na valid yung marriage mo. Bona fide, yung intention nyo is dapat tama. Diba? Meron kayong intention na magsama bilang mag-asawa. And para sa virtual marriages, meron siyang additional requirement. Yun nga, dapat ma-consummate nyo after the online ceremony. So, hindi siya nagtatapos dun sa online ceremony. Kailangan ma-consummate mo siya after para ma-recognize siya for immigration purposes. Okay? So ang question niya is kung nag-change ba yung yung civil status niya.
I think. Kasi yung spouse niya ay magkakaroon na siya ng spouse kasi mag-aasawa na siya, magkakaroon ng virtual marriage. Ang sagot dyan ay depende, di ba? Kung valid yung marriage na nangyari. And doon sa NVC part, di ba, yung spouse ay dapat, pwede mo siyang gawing derivative. Pwede mo siyang isabay at pwede ding to follow. But it will all depend kung ano ang, kung valid ba yung marriage na yun o hindi. So dapat qualify pa rin yung eligibility requirements ay dapat ma-satisfy para ma-consider na valid yung virtual marriage niyo. I'm sorry for asking a lot of questions. We've been trying to look sa internet for possible answers. Pero considering na bago pa yung online marriage, wala pa kaming makita. Thank you for this content and hoping and praying na my content would be seen po. God bless Attorney E. Ingat po kayo. Okay, so I would say na this is something new itong on virtual marriages. And I would say na dapat po ay makipag-usap kayo sa immigration lawyer para po matutukan itong yung mga detalye ng particular case ninyo and para malaman din po ninyo ang option nyo. What I'm saying here, yung sagot ko po kanina is yung EB3 ninyo ay employment-based naman po siya. So kung mag-aasawa kayo, I don't think that's going to be an issue. Pero ang magiging question dyan ay yung virtual marriage mo ba ay valid o hindi? So may mga requirements po yan. Okay? So if you need to schedule a consultation with me, mag-email ka lamang eb@eboardlaw.com. 713-315-7793 is my phone number. Mag-text lamang po. And I would say na itong mga virtual marriages na ito ay bago po ito. But with respect to a valid marriage po sa NVC, ay po pwedeng isabay ang asawa at pwede rin po na to follow. Okay po? Ayan po ang ating episode for today. Sana po ay nakabawi ako sa inyo. And yung susunod po nating topic ay yung apostille. Kaya abangan po ninyo. And kung may mga questions po kayo, ay magpadala po, mag-comment kayo. Kung gusto niyo naman po ng private and confidential consultation with me via Zoom, mag-email po kayo eb@eboardlaw.com. Yan po. Maraming salamat po. Till next time, ako po si Attorney E. See you next time po.